Pero sir, kung ano, kung may anak ka, medyo magdoble ingat ka. Kasi lalo na kung maliit. Alam ba, ibig sabihin, kasi mga, di ba, mga bata, pasaway, gano'n. O, ingat-ingat. Siyempre, turuan mo sila, o. Pero, ano, wag ka magpakakumpiyansa na, halimbawa, kahit wala ka, maglalaro sila, wag. Mahirap. Kasi minsan yung mga bata, parang nadadala sila ng kaharutan, kakulitan, di ba? Minsan yung itinuro mo sa kanila, nakakalimutan nila yun eh. Kaya yun, ingat-ingat pa rin doon yun. Okay mga Airsoft, another Sai, no? Sabi nga, Sai. Ito yung kalaban ni John Wick, no? Kung merong John Wick, mortal na kalaban ni John Wick to. Ganda niyan. Okay. Yan, makikita nyo. Tignan nyo yung markings. Kung familiar kayo sa maker ng John Wick na license. Ayan. Okay. Okay. Salient Arms International Las Vegas. Okay. PNG. Okay, naka-gold barrel. Ganda, oh. Pang-pang-ano, pang-congressman, pang-mayaman. Yan yung idedemo yung test fire natin sa ating ka-airsoft for the day. Si sir, hello sir. Hello po, maraming salamat. At ayun. Okay, no? Actually, ano, magpasensyahan nyo na mga airsoft. Kasi, alauna na kagabi, may ginagawa pa akong unit, no? Dahil meron pumunta rito talaga, Nueva Ecija kagabi, no? Siyempre, ang layo ng binagtas ng tao eh. Wala tayong, no, we have no choice. Dumating siya alas 10, no? And sa layo ng binagtas niya, siyempre, wala tayong choice kung hindi tulungan yung tao, gawin yung tao. Gail, nasa ano ako all about si Love You. Okay, no, yung wala tayong choice kundi ano. Sila yung nagpabook kagabi, no? Kalakan na sila yun. Okay, no? Ito yung unit na to. Ito yung sinasabi ko na kalaban ni John Wick na mortal. Kung merong John Wick, kung merong bida, syempre merong kontrabida. Ayan. Kumbaga, ito yon, ito, no? Yung Sai, no? Salient Arms kung tawagin, no? What good and special about this unit? Mayabang talaga yung dating nyo. Makikita nyo, silver siya. Di ba? Full metal, tapos look at the magazine. Extended. Napakaganda. Dali. Okay. Extended siya. Okay? Powered by a Hi-Kappa magazine na 27 rounds. Isa pang ano, isa pang plus factor ng mga ganitong unit, no? Kung mapapansin nyo mga ka-airsoft, ito yung ordinary natin na magazine. Then yung rubber, ano dito, tawagin dito, rubber lip dito sa ibabaw, kung mapapansin nyo, ordinary black lang. Pag mga high-end category, yung iba sa kanila, high-end din yung ginagamit na materials dito. Okay? Para sa bayan, big man. Kasi ito eventually na-flatten to dahil dyan kumikis-kis yung nozzle, no? Pag ganyan, upgraded yung ano mo, yung rubber lip dito, magazine rubber lip, mas matagal ang buhay, mas malakas yung unit kasi magandang klase yung rubber, so hindi, wala siyang nagiging leak between the rubber and the nozzle. Ayan. Ito, ngayon ko lang kasi na-discuss yan, no? So, ito lang yung ordinary, ito yung upgraded. Ganda, kikita niya naman, di ba? Okay, then, this unit is a 4.3, no? Ang dali niya, ang ganda niya dahil compact siya, pero present pa rin yung rail dito. Yung rail na yan, para sa mga upgrades yan. Halimbawa, gusto mo siyang lagyan ng laser, gusto mo siyang lagyan ng flashlight, kahit anong mga accessories pwede. Then, what good and special about? Ayan. Naka-optic ang front, optic. Then, conventional iron sight yung rear. Matitas naman na, no? Actually, ang dali nga iputok kayo. Kasi pag nasipat mo na yung optic dito, yun na yun. No? Tapos, syempre, yun, ito pa. Pinaka-importante ito, no? Actually, ngayon ko lang napansin to na may epekto pala yung hindi tamang paggamit.
sa mga 2011. Okay. This is a 2011, ha. Nagkakaproblema yung iba, nasisira yung beaver tail. No? Ngayon, ang dahil nangyayari, hindi nila nadidiin to. So, ang tendency, imbis na maidiin nila, konting diin lang ang nangyayari. Konting diin lang, tapos ipinuputok nila to. So, napepersa to, medyo matigas to nun. Napepersa, pinipilit pa rin. Ang tendency, merong napupudpod, merong nasisira dun sa loob. Kaya kailangan to, fully press, no? Talagang naipepress para mag-fire na mag-fire. Kung konti mo lang, na-press mo lang ng konti, na ibaba mo lang ng konti, then tinutuloy-tuloy mo, okay siya, magtutuloy-tuloy. Pero there will come a time na hihinto siya dahil meron kang napudpod dun sa loob. Yun yung bagay na iniiwasan natin, kaya i-discuss ko. Kasi syempre, lifetime service warranty tayo. Ako rin ang sasakit ang ulo pag hindi ko itinuro sa inyo yon. Okay, mga ka-airsop? Let's begin, no, sa unit. Natutuwa ako rito sa mag-asawa po. Ano? Eh, hindi patago. Okay, no. Kumbaga si Madam eh consentidor talagang ano, talagang may bas-bas, no, yung pagbili ni Sir na airsoft. Nakakatawa kasi magkasama sila. Hindi tulad ng mga iba nating ka-airsoft na itinatago sa misis, no. Tama nga naman 'yon. Kumbaga dapat isama mo si Mrs. dun sa hobby niya. Kasi pag, just imagine pag si Madam, wala siya naging kontra dun sa hobby mo. Eh, ang sarap, di ba? Walang sakit sa ulo. Halimbawa, hobby mong mag-big bike, mag-ride, mag-tour, di ba? Mag-ikot-ikot. So, sama mo si Mrs. sa ride. Hindi yung iba yung nira-ride mo eh. Di ba? Yeah. Pagkasama mo si Mrs., baka ano, na, syempre, sagot pa niya yung gasolina, di ba? Sagot pa niya yung pagkain niyo, di ba? Pero pag iba, niraride mo yung kapit ba, yung angkas-angkas mo, eh wala. Puro ka palabas ng pera noon, no? Okay? Puro kayo patago. Yun nga, no? Sa airsoft, mas maganda, i-join mo si Mrs., yung mga anak mo, bonding-bonding kayo. Kaya ito, dahil first client natin si Sir for the day, binigyan natin sila ng free na ano target plates. Oh, yan. Na metal target plates para hindi yung kung ano-ano yung babarilin nila sa kanila. Okay? Ngayon, start na tayo dito sa ating demo and test fire. Okay, pero before that, kamayan ka muna ulit si Sir. Hello, Sir. Yeah. Okay, yan si Sir. Tsaka, yan. Okay? Madam, baka meron kang gusto i-shout out mga kumare, mga mga Marites na. Okay, anyway, no. So this is the magazine, sir. Maximum rate of 27 rounds. Okay? Pero sir, meron lang rin akong isang payo. Kung 27 rounds 'to, less 5. Ibig sabihin less 5. Huwag mong pupunuin yung 27 kasi para hindi naman masira agad yung spring. To sir, paglagay ng bala, bababa mo 'to. Mababa mo, gamit ang kuko, iwasan mo lang, sir, na mabitawan. Okay? Pag nabitawan mo kasi, pwedeng mabasag to. Okay. Yes, sir. Pag lukas, nasa na yung dalawang baril na nandito, yung nandito, hinalo mo ron. Yung MP5? Hindi, yung dalawang baril. Hindi, mamaya na ng rifle. Meron dalawa dyan na nakapatong sa tray. O, nandyan sa mesa. Yun dumating kagabi. Wala? Sige, ako na. So, kaya na ilagay. Okay, sir. Ayan. Baba mo lang to, iwasan mo mabitawan kasi pwede masira to. Baba, all the way then. Dito mo isushoot, sir, yung bala. Part na maluwang sa baba. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Kung wala kang reloader, sir, isa-isa mong isushoot. Pero pag meron kang reloader, mas madali kasi pinapump mo lang. Mga ka-airsoft, ganito yung nangyari sa bala, di ba? Tama ba yan o mali? Mali yan. Ang kailangan sa bala natin, walang bungi. Kaya, pag ganyan, may bungi, kalugin mo lang left-right para umayos yung bala, mag-align, hanggang sa mawala yung bungi. Dalang kulit yung bala. Yun, ayan na. O, kaya, kinalug-kalug lang natin, left and right. Mga ka-airsoft, nawala yung, ano, yung bungi, kumbaga umaline, sir. Kasi ang proper orientation ganyan, left, right, left, right, left.
Ngayon, maglalagay na tayo ng hangin. Okay. Meron tayong hangin na 12 kg, meron 14 kg. Pero sa unit na ganito, sa mga John Wick, sa mga high-end na unit, ang advisable lang is 12 kg. Kahit anong brand pwede, basta yung lakas niya, 12 kg lang. No? Meron kasi yung mga ganito, sir, mga 14 kg. Naka-design yan para sa mga gas na rifle. Pero pag mga ganito, 12 kg lang, ha? Okay. Sa paglalagay ng gas, lagi pataob. Okay? Kapain mo muna, wag mong ibabagsak agad. Kapain mo muna, kailan nakaupo ka sa rubber, then pag ready ka na, lagyan mo na, sir. Lagyan ko na, sir, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, sir. 7 seconds, okay na yan. Para sa airsoft mo. Ngayon, nakita mo yung paglalagay ko, walang sumisingaw, di ba? Pag naglalagay ka tapos may naririnig ka na parang sumisirit, stop mo. Kasi hindi po mapasok yung gas. Ibig sabihin, parang ano, masasayang lang yung gas. Okay. Patay tayo, hindi ko nalagyan ng silicone oil. Nagkamali ako, hindi ko nalagyan ng silicone oil, pero gagamit tayo yung ibang magazine. Sayang kasi yung gas nito. Same lang naman to, sir. Eh, no? Okay. Gagamit lang ako ng same magazine para ma-discuss ko yung paano yung pagsisilicone oil. Ha? Sa pagsisilicone oil, ito, sir, ito yung output bulb. Ito yung inlet bulb. Okay? Kailangan yan, pinipindot mo. Para mag-open yung bulb, yung i-spray mong oil, pumasok sa loob. Pag hindi mo pinindot yan, nandyan lang siya. Sayang lang yung oil. Oh, yan. Kaya kailangan pumasok yung oil dahil yung valve na yan, maraming mga rubber o-ring yan. Okay? Tapos, dito rin. Pakita ko kung paano. Pindutin mo, then sprayer mo. Pumapasok yun. Konti lang naman, sir. Hindi naman kailangan bumaha na bumatas dito sa ilalim. Okay? Ayun. Magic! Cheng! Okay, bigla nagkalaman. Okay. Hindi, pinakita ko lang. Actually, nakalimutan ko lagyan. Pero after na may mag-fire, pwede naman lagyan. Hindi naman ganun ka-fatal yan na kailangan kabisote na lahat. Yung silicone oil, para to protect, no? To maintain. Kumbaga, yun ang katuwang mo para i-maintain. Oh, by the way, may tanong. Advisable daw ba na i-dismantle yung unit? Kalagin, kalasin. Advisable daw ba? Advisable kung marunong ka, kung pro level ka na. Pero kung hindi pa, nagsisimula ka pa lang, huwag na. Baka hindi mo maibalik ng maayos, magkaka-problema pa tayong dalawa. Imbis na dire-diretso, naglalaro ka lang, baka bandang huli, may masira pa doon sa unit, no? Hindi mo kailangang i-dismantle kasi wala namang pulbura, no? Na nasusunog sa loob. Yan ang paliwanag ko dyan, ha? Hindi ko ipinagdadamot sa inyo kung paano yung pagdi-dismantle. Yung pagdi-dismantle, walang maitutulong na maganda sa inyo. Bagkos, pwede pang mapahamak yung unit nyo. Okay? Again, hindi ko ipinagdadamot yun. Mas gusto ko lang dire-diretso yung paglalaro mo. Kung may problema, kontakin mo kami. That's the time na iisa-isahin natin, i-guide ka namin kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Ngayon, meron ng gas, may bibis na. Oras na para mag-fire yung ating ka-airsoft. Pasok! Asa! So, ready to fire. Sir, firing! Ayan. Ayan, sa target, sir. Huwag si madam, ha, ang ka-target. Okay, firing! Mukha kailangan mag-practice, sir. Ayun, sir, nabibitawan mo yung beaver. Yan, yan, yan. Okay? Sige, sige. Yan. Yan. Madam, gusto mag-fire? Sige, sir. Ubusin mo na muna. Hanggang mag-open bolt, sir.
yun. Okay. Yung ano, yung... Mapatay mo sila? Hindi, anong oras daw dadating yun? Hindi ko alam, kamang ganun, hindi namin alam kung anong oras darating yun. Dapat nagpapabook sila. Diba? Oo. Sabi mo, hindi namin alam, sir, kung anong oras darating, pero darating yun. Kaya lang, kasi hindi kayo nagpabook, kamang ganun. Sana, ibibigay namin sa inyo yung oras, di ba? Baka mamaya pa yun, alas 11, ganun. O, di ba? Okay. Okay, open slide, ayan, di ba? Kaya tayo nagpapabook, mga ka-airsoft. May customer tayo ngayon dito, may dumarating na ibang customer. Kaya gusto namin, may appointment para bawat customer mahaharap namin. Tandaan nyo, hindi lang basta negosyo ang gusto namin dito, hindi pera. Ang gusto namin dito, bawat ka-airsoft, ma-educate natin ng maayos. Paano natin ma-educate ng maayos? Kita mo, nagla-live pa ako para rito kay sir. May dumating. So, anong mangyayari? Mamadaliin ko yung pag-uusap namin para lang wag mag-antay ng matagal yun. Diba? Kaya, hindi kasi, wag nyo kasi kami itulad sa ibang store, no, na basta benta, walang pakialam dun sa client, no. Hindi kami ganun. No, kami hands-on kami. Kita nyo ang humaharap sa kliyente hangga't maaari, gusto ko ako. Pero kung tutusin, ang dami kong tao na pwedeng paharapin, pero gusto ko ako kasi iba yung paliwanag na kaya kong gawin sa paliwanag ng tauhan ko. Ayan ang ano, sa susunod makikinig kayo. Kaya may booking para magkaroon ng kaayusan. Okay? Ayan. Kita nyo, sir, yan, di ba? Ngayon, mapipilitan akong i-express yung paliwanag kasi para wag sila mag-antay ng matagal. Ayun, okay. After that, nag-o-open slide yung unit natin, mga ka-airsoft. Bakit nag-o-open slide? Kasi indikasyon yan na ubos na yung bala. Kung mapapansin mo, sir, wala ng bala dun sa magazine. Okay. Pag ganyan, open slide, next thing to do, sabi nga, is release the magazine. Then, to release the slide. Okay, then rest the hammer by pressing the trigger. Yun, okay. Sir, kanina medyo umangat to, parang nabitawan mo. Yun, ito, no, kailangan ng special talaga na skill sa paggamit ng 2011 na ito. Kailangan talaga na pe-press mo to, no? Hindi kasi katulad ng ibang 2011, pakita ko rin, ha? Saan ba yung isa ko rito, yung maliit? Look. Okay. Mapapansin nyo, ito ha, itong pagkakaiba nila, no? Mapapansin nyo, ito kasi nakaumbok. Mas ilapang ito. Konting press mo lang, ha, di ba? Ito kasi, mga airsoft, wala siyang umbok, oh. Actually, flat siya. Smooth and clean lang siya, no? So, kailangan talaga mag-effort ka na ma-press siya, no? Yun lang naman ang downside niya. Pero other than that, talagang gwapo at maganda. Naka-fix barrel pa, okay. Then, ano pa ba yung sasabihin ko? Ayan, nawala na tuloy ako, no? Okay, tapos, yun ang napansin ko kanina kay sir, pero nakabawi naman dahil na-remind natin siya. Kaya lang, iniisip ko, pag wala na ako, kailangan mag-register sa isip ni sir yun na ito, kailangan niya ma-press. Hindi half-press, kundi full-press, no? Okay, then, after na maglaro, merong matitira laging hangin sa magasin. Kung sa tingin mo, halimbawa, Monday ngayon, bukas, baka maglalaro ka rin. Sa susunod, pwedeng yung tirang hangin, huwag mong pasinawin. Pero kung halimbawa, sir, may trabaho ka sa ibang lugar, matagal mo siyang hindi gagamitin, let's say 1 week or 2 weeks, mas maganda, sir, itatabi mo siya palagi, walang lamang bala at walang lamang gas. Okay? Papasinawin mo rito, sir. Press mo lang. Ilaro mo pala. Okay. Ilaro mo or press mo to para sumingaw. Pag ganyan, wala nang lamang hangin, ispray mo lang konti silicone oil ulit. Yon. Para nakababad yung bulb, kahit hindi mo gamitin ng 5 taon yan, walang magiging leak yan. Yan. Wag, syempre, wag lang malalaglag, ha? Kasi ano to, sir, eh? Syempre, ito yung magazine, and may mga oring-oring dito. Pag nalaglag, medyo mamimisalign pala. Yan. Okay, pero minor lang yun. Basta nagka-leak,
tawag ka sa amin, gaguide ka namin, sir. Okay, ang unit na ito, isa pa pala, mag-a-advise ako. Halimbawa, kasi pasmado ka or hindi, no? Halimbawa, pasmado ka or kahit hindi, gawin mo to tuwing matatapos kang maglaro bago mo siya itabi. Para kasi lalo na to silver, para maprotektahan mo at saka manatiling maganda yung unit. Kuha kang basa na malinis, konting silicone oil, tapos bago mo itabi, tabi, linis lang. Kasi yung minsan sir, yung mga acid ng kamay natin, pawis, hindi natin alam, yun ang makakasira dun sa coating ng unit. Yan. Punas-punas lang mga ka-airsoft para sariwa pa rin siya, di ba? Para halimbawa, niyayabangan mo yung kumpare mo. Pag nakita ni pare, oh, kondon yan, oh, bago yan? Hindi pare, tatlong taon na to. Maingat lang ako. Yan, gano'n, no? Yan, para laging maganda yung unit natin. Okay? Ngayon, magazine, pasok lagi. Yan. Unit ng ating ka-airsoft from Caloocan, si Sir, ano pa? Ray. Ah, si Sir Ray, no? Yung Salient Arms 4.3 Silver Edition. Ganda nito. Okay, ano na lang to? 1, 2, 3, 4, 1, tatlo na lang to. Tatlong piraso na lang, no? Out of 50. Yan yung nabenta kahapon, no? Pakita mo. Natutuwa ako kasi lahat ng bumili kahapon. Dalawang unit lang ang pinagpilian ng mga kahapon. Ayan, yan. Okay? Ayan, kung makikita nyo, Godfather, limang Godfather, tapos 2, 4, 6, 7, pitong ganito na 4.3, at saka isang John Wick. Yan, yan yung mga nabenta kahapon. Lucas, ipagtatabi mo na yung box sa, ano. Okay mga airsoft, tatapusin ko na muna yung ating live for the day at magkita-kita tayo sa mga susunod na live mamaya. Okay, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Thank you po. Have a blessed day to all.